Matapos makansela ng tatlong sunod-sunod na taon dahil sa pandemya, nagbabalik ngayon 2024 ang annual traslasyon o prosesyon ng imahe ng buong Nazareno. Pero hindi lang ito sa Quiapo ginaganap, kung hindi sa iba pang panig ng bansa. Tulad ng mga nakaraang taon, bago ang pandemya, milyong-milyong deboto ang dumadagsa at nakilahok sa taunang traslasyon ngayong 2024. Viva kay Jesus Nazareno! Isa sa mga deboto ng Black Nazarene, si Alvin Lorca, 36 years old. Ako po ngayon ay 3 taon ng seminarista sa Franciscan Missionaries of the Good Shepherds. 2011 po ako nagsimula na maging deboto ng Poong Jesus Nazareno. Ang paglahok ko po sa translasyon sa Poong Jesus Nazareno ay tumatagal ng 16 oras o higit pa. Umaabot daw sa mahigit kumulang na 4 milyong deboto ang lumalahok sa translasyon. Lahat sila may personal na dahilan ang debosyon. Taong 2010 po, ako po'y nawala ng trabaho. Nagkaroon po ako ng girlfriend, almost 6 years po kami. Pero nagpaksa naman po siya sa iba. Ang tanging solusyon ko na lamang ay tapusin na lang yung aking buhay. Hindi ko alam paano ko natanggal yung tali na yon na nakapulupon sa akin. At ang una kong nabasa agad sa Bible, aanhin mo ang yaman sa mundong ito kung mapapahamak naman ang sarili mong buhay. Alam ko na niligtas ako ng Poong Jesus Nazareno. At sa paglipas po ng panahon, taong 2020, naisipan ko na pong tahakin ang bukasyong pagpapari. Pero alam niyo bang hindi lang sa lungsod ng Maynila ginaganap ang traslasyon? Viva! Viva! Last year, nauna nang ibinalik ang tradisyonal na prosesyon sa Cagayan de Oro City. Meron din traslasyon sa lungsod ng Davao at sa Katarman, Northern Samar. Mahalaga pa rin sa ating mga Filipino ang mga tradisyong nagbibigay halaga sa atin ng mga paniniwala at kultura.